Yo, what's up mga bis? Kumusta kayo lahat dyan? Quick look tayo sa Bitcoin price ngayon. So, nasa 4 hour chart tayo mga bisan. So, makikita nyo dito na nasa range tayo between 60K to almost 74K. Okay, kung makikita nyo dito sa 4 hour chart natin, nag-reach ulit si Bitcoin below 40 at umama ulit siya dun sa 26K. Kung makikita nyo, approximately pataas siya at dun sa momentum natin sa Stats RSI, almost have across mga pisan. So, once na ma-break ni Bitcoin itong range ng 73 or 74K, pagpaligin mo ng 74K, it will eventually go up until siguro mga 81K. Dahil na-reach niya na yon sa baba, sa 4 hour chart, kailangan niyang ma-reach o malagpasan yung price ng 73K. As of this moment, yung momentum natin nasa baba, yung RSI natin nasa baba, at dito sa kanyang Fibonacci, yun nga yung nangyayari. Makikita nyo dyan, ayan yung trace natin sa Fibonacci. Kailangan niya talagang mawala or kailangan talagang ma-reach ni Bitcoin yung above 74K. After nun, posible na magkaroon ng breakout regarding dun sa price niya. Sa mga nag-aantay, ganun ang mangyayari. Makikita nyo dyan sa ating chart, and the chart is telling us na posible pang umangat to. Okay, nasa baba na tayo ng 4 hour chart. Sa 1 week chart, kita natin dito yung momentum niya pababa. At nag-touch na siya doon sa kanyang resistance ng RSI, which is 72.38. At nag-cross siya doon. Pag ito bumaba pa in between, kasi ang resistance niya nasa 72K. Pag bumaba pa to ng 66, posible na doon siya mag-reverse. Kaya mas maigi na i-check natin yung 4 hour, 1 week, and of course yung 1 month natin. So 1 month natin, nasa taas pa rin, above pa rin yung RSI niya. Pero sabi ko nga, natas niya yung 72, which is resistance, kailangan niya mag-reverse. Kung makikita natin sa 4 hour nga, nag-reversal na siya. Once na mag-reversal to, pataas uli, up to 80, possible na magkaroon ng pagtaas uli ng presyo ni Bitcoin. So, pag ganito mga sitwasyon, kailangan talaga abangan mo si Bitcoin sa baba para makabil